ako'y susulat dahil nararamdaman ko ang taon na ito ay mapupuno ng pangamba at takot. Dahil sa isang pandemya ang sumusubok sa amin. Mga tao hindi magkamayag sa pagbili ng pagkain at mga essential na kagamitan. Ang mga ospital ay nababahala at unti-unti na naghahanda. Takot ng basang lahat, naghihintay ng ayuda, matatangga. Buhay tila hindi na. Tay, ano po yan? Bakit parang napatigil kayo? Tila may kakaiba sa kwaderno niyan. Maupo ka. Nagbukas ang bagong taon sa isang pagsabog. Pagsabog ng isang burka. Marami-rami ang naapektuhan. Ngunit wala pang nararamdaman ni isa na may malaki pangsak na ang darating at nag-aabang sa lahat. Masayang masaya at payapa ang pamumuhay ng mga Pilipino bago pa dumating ang pandemyang ito. Disyembre ng nakaraang taon nang may nakain na bat soup na isang paniki ang mga Chino sa Wuhan, China. At sa paglipas ng araw. Today, the DOH is confirming that the 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is positive. Dapat raw ugaliin ang paglilinis ng kamay tulad ng pagsunod ng proper hand washing, gamit ang tubig at sabon, o paggamit ng alkohol at hand sanitizer. Ang Pilipinas daw ang isa sa mga mabilis ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Western Pacific region. Huwag rin daw basta-basta ihahawak sa mukha ang dinahugasang kamay. Huwag rin kukusitin ang mata o ipapasok sa bibig ang kamay. Kahit nakamask ka, kung hindi ka naghuhugas ng kamay, wala, hindi nababawasan yung possibility na mahahawa tayo ng sakit. No? Humihingi ang Philippine healthcare system ng tulong sa pamahalaan dahil sa patuloy pa rin pagtaas sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y matapos ilabas ng Department of Health ang mahigit sa 5,000 bagong kaso ngayong 12 ng Agosto at sumatotal na sa 187 na nakapagtala ng ilang kaso isang 100,000 kumpirmado kaso. Feeling naman ng Philippine College of Physicians President na si Dr. Mario Panaligan sa pamahalaan ay magkaroon muli ng 2 linggo enhanced community quarantine bilang tulong sa mga frontliners. Sa kabila ng patuloy na pagtaas sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa mga karating lalawigan, nagtala ng pabuwang 331 na active confirmed case sa lugar ng San Pedro, Laguna. 430 naman ang bilang ng gumaling habang nasa 35 na katao ang nasawi tulad ng COVID-19 pandemic. Hanggang sa ngayon ay wala nang naitalang bagong kaso mula sa PNP San Pedro at BJNB. Hello, good morning sa inyo. Yo, ano to? Hello? Who are you guys? Para saan to? Ano to? What's poppin'? Uy, hi guys, narinig niyo ba ako? Ah? Yeah. Oo. So yun.
This is our groupings daw pala about personal development. Specifically, in our subject, sa pre-dev. Bakit? Pumapasok pa ba sa lalaki? Ibabagsak lang naman ako niyan. Eh dito nga sa bahay, wala akong ka-idea kahit anong gawin eh. Dahil sa COVID eh. Diyan pa kaya sa online class. Grabe, no? Magsisimula ang school year natin ng ganito lang. Ganito pala talaga yung online class. We're in private school pero hindi naman lahat privileged study in this kind of platform. Wala eh. Wala tayong magagawa. Kapag tumigil tayo, mapag-iiwanan tayo. Alam niyo, itong COVID talaga nakakainis. Alam mo, true. COVID-19, it really changed the lifestyle of everyone. Literally everyone. Dahil wala siyang pinipili. Oo nga pala. Para saan nga ulit to? To be honest, hindi ko rin alam what will happen with this group call. Pero all I know is that, since this is our first online class, introduction na lang siguro. Like, I don't know. Basta naka-indicate lang sa in-email ni Sir Lucky na this is about interpersonal communication on how to cope up with COVID-19. Kanina pa pala tayo dito nag-uusap. Ano nga po palang mga pangalan ninyo? I'm Sam. Originally, my full name is Maria Sampaguita Hantok. Kaya naging Sam ang nickname ko, Tubong San Pedro kasi ang parents ko. Uy! Ako rin, maka San Pedro. Ako si Junjun San Pedro. Pero pwede nyo ang tawagin SP. Yung kasi tawag sa akin ng mga apports ko. Oh. Ikaw, ano naman name mo? Ako ba? Kilala ka naman na namin. Fine. Ako naman po pala si Ignacio Rizal. Yung nasasabihin mo? Anyways, I'm Ivani Bulawi and wait. Ba't kasi may mga dami Chubanese meaning yung mga name nyo? Basta, that's it. I'm Ivani Bulawi. Ivani Bulawi? Parang familiar, ah. Uy, SP. Bakit parang tuliro ka? Anong meron? Eh, sige. Family problem lang to. Bukod kasi sa walang kinikita ang clothing business namin dahil hindi ito essential. Nag-aalala rin ako sa magiging epekto ng mga pangyaring ito. Siyempre, alam naman natin malaki talaga epekto nito sa mga tao, malaki man o maliit ang negosyo. Tsaka nag-aalala rin ako kay Ermat. Kasi diba naglilingkod siya sa simbahan natin? Siyempre, si Mama, Tubong San Pedro, mga Diyos at religyoso. Ano kinakatakot mo sa mother mo with that? Ano ka ba, Ivani? Siyempre, nag-aalala ako sa safety niya sa tuwing lumalabas siya. Isap si Mama sa likod ng online mas sa simbahan. Di mo ba alam? Hindi. Hindi ka ba nagsisimba? Eh naman, do you care? Uy, teka. Baka mauwi pa sa hindi magandang pag-uusapan na. Sa tingin ko naman, we did our job in introducing ourselves bilang pasimula sa groupings na ito. So, it was nice meeting you guys. Igno! Tinatawag na ako ni Mama. Paalam. Alis na ako. Ang weird niya, no? Pero, he's cute. Oh, siya, bye-bye na. Until our next groupings. Sige, bye! Mahigit kumulang 100,000. Napakadami. Napakadami. Sa pagdami ng kaso at sa mas lalong paglaganap ng sakit na ito, hindi lamang sa akin til buong bayan ng San Pedro, kundi pati rin sa buong bansa, may ituturing mong parang wala ng katapusan. At ang gabing yun, ang gabi ng pagbabago. Dahil sa pangungusap ng mga mata ni Igno sa napakaliwanag na buwan, nariwanagan ng kanyang puso't isipan. Oo nga, no. Tama. May magagawa ako. Nang gabing nalaman ni Igno kung paano siya makatutulong sa gitna ng pandemya. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga kaibigan upang sabihin na nanais niya makabuo sila ng organisasyong
makatutulong sa kanilang tinubuang bayan ng San Pedro. At pinangalanan nila itong... Bakit hindi natin tawagin Iginale Iyut San Pedro? Oo nga, no? That's perfect. Kasi si Iginale ay diyosa ng paggawa at mabuting gawain sa Philippine mythology. Bilang anak ng doktor, alam na ni Sam kung anong kakulangan ng face mask at PPE. Kaya naman, naisipan niyang face mask ang ibigay sa mga malapit na ospital at frontliners. Si SP naman, ayun! Kinakausap na ang kanyang ina hinggil sa kanyang pag-aalala sa kaligtasan nito. Kaya't nangihingi na lamang siya ng suggestion upang kami na lamang ang mga siwa sa likod ng kamera ng online mass. Si Ivani naman, ayun, sobrang nakakatuwa dahil nagamit niya na ang kanyang kasikatan upang makakuha ng mga donasyon na makatutulong sa mga proyekto at misyon ng aming organisasyon. At ako naman ay nagsimula ng mag-ayos ng relief goods at mag-serve sa simbahan dahil sa rami ng negatibong nangyayari. Nais kong tumulong upang ipaalala pa rin sa mga tao na huwag mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Tay, paano po natapos ang krisis na yun? Sinubok ng pandemyang yun ang buhay ng mga tao. Noong panahon yun, marami ang nasawi. Marami ang lumaban. Ngunit wala sumuko ang lahat ng tao noong panahon ng COVID-19 pandemic ay naituring na isang bayani ang mga frontliner at gayon din ang mga nananatili sa kani-kanilang tahanan dahil napanatili nila ang kanilang sariling pangkaligtasan. Eh tay, nasaan na po si Igno at yung mga kaibigan niya? Kapit ka lang kaibigan,